Magandang araw po mga kabayan. Ako po yung muling gagawa ng videos tungkol sa isang uri ng halamang gamot. Pero itong halamang gamot na ito mga kabayan ay napaka-importante. Kilala po natin itong halamang gamot na ito, pero hindi po natin alam yung benepisyo at kakayahan ng isang uri ng halamang gamot na ito mga kabayan. Kung inyo pong nasubaybayan yung videos ko nung nakarang araw, yung pagpunta ko sa kagubatan ay ito po yung sinadya ko noon. Ito mga kaubayan, kaya ipapaliwanag ko po yung kakayahan nito, itong halamang gamot na ito. Pero bago ang lahat mga kaubayan, ay huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na din po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ipapalabas kong videos, at kumari po ay pakishare na din po mga kababayan. Ito mga kababayan, ito yung tinatawag na luyang itim. May tatlong uri po tayo na klase ng luya. Yung luya na ginagamit natin, yung luyang dilaw, kabisado na po natin, at itong luyang itim na ito mga kababayan. Itong luyang itim na ito ay napakarami po tayong benepisyo na makukuha. Nangunguna po dyan mga kaubayan ay sa mga karamdaman. Kung tayo po ay maraming toxic sa loob ng katawan, pwede po ito mga kaubayan, maglaga po kahit na mga ganitong kalaki po lamang, maglaga po niyan at inuminto. Yun po isa sa uri ng karamdaman na nagagamot niya. Pangalawa po, yung tinamaan po ng galis-galis sa katawan, yung marami pong katikate, yung nagtutubig po, yun po, ito po ay ibababad sa langis. Iluto yung langis, iluto po ito, hiwa-hiwain po ito, iluto po yan, at yan po ang igagamot mga kaubayan, yan po ang ipapahid. Ayun po, pangalawa po. Pangatlo pong nagagamot niya mga kababayan ay yung rayuma. Napakabisa po sa rayuma ito. Ang paggawa naman po pagdating sa rayuma, ito po ay hinihiwa-hiwa ito mga kababayan, hinihiwa-hiwa ito at ibinababad po sa gas kahit na ganun po katagal yan, kahit abutin ng taon po ay lalo pong bumibisa yan. Yan po ang pinampapahid ng matatanda noong araw sa kanilang mga rayuma. Rayuma sa laman, rayuma sa buto, yan po. Yan po ang pinampapahid nila mga kaubayan. Yun po ang mga karamdaman na nasaliksik po namin na may kakayaan po siyang lunasan. Hanggang doon po lamang kami mga kaubayan, wala na po kami idinadagdag na ibang karamdaman. Maliban pa po doon, ito po ay napakabisa na panguntra sa mamasamang elemento. Kung ang isang tao po mga kaubayan ay laging nababate, o kaya madalas paglaruan ng mga bad spirit yung mga hindi nakikita, ito po ang ginagamit namin. Pinangsusuob po namin sa kanya ito, o kaya pinampapaligo po namin sa kanya ito. Yung mga nababati, madalas mabati, madalas pagkatuwa ng mga hindi nakikita, at yung madalas paglaruan ng mga hindi pangkaraniwan, maliban po sa kulam mga kababayan at barang, hindi po kayang sanggain nito. Ito po ang kaya niyang sanggain, yung masasamang elemento, yung mga hindi nakikita mga kababayan na mga bad spirit, yun po. Pero pagdating na po sa kulam, barang, wala po siyang kakayahan. Mahina po ito. Pero pagdating po sa mga bad spirit, sa mga hindi nakikita, malakas po ito mga kaubayan. May kakayahan po siya. Yun po. At isa pa pong katangian nito mga kaubayan ay nakapagdudulot ng kahiwagaan sa loob ng bahay, yung swerte. Pag nagtanim ka po nito, pero hindi po basta-basta nagtatanim nito mga kaubayan, kasi may sekreto po ang pagtatanim nito para yung swerte papasok sa loob ng bahay.
hindi po na, ito po mga kaubayan, ang pagtatanim nito ay pabaliktad. Nakalagay po lamang sa isang bote yan o sa isang paso yan, at itinatanim pabaliktad po yan at nakasabit po. Hindi po nakapatong sa baba, hindi po nakapatong dun sa paso na nandyan po sa gilid-gilid ng bahay, hindi po. Kundi po ito mga kaubayan ay nakasabit. Nakasabit sa may pintuan, sa may bintana. Yung nakikita pong tumutubo, yun po ang sikreto ng luyang itim. At isa pa po mga kaubayan, huwag natin baliwalain kasi itong luyang itim ay mahiwaga. Itong luyang itim ay may mutya. Katulad ko po mga kaubayan, nakakuha po ako ng mutya ng luyang itim. Nung nagpunta po ako dyan sa kabundukan, ganito po ang mutya ng luyang itim. Ang mutya po ng luyang itim, ito po mga kaubayan. Yan po. Yan po ang mutya ng luyang itim na nakadikit po dito, nakasama po dyan sa lupa. Nakadikit po yan. Yan po ay nakuha ko po nung hinukay ko po nung nakarang araw. Ito, luyang itim. Ito po ang mutya niya. Kaya pinag-aralan ko pa po kung ano yung kakayahan niya pang iba. Dahil ako po marami po akong mutya mga kaubayan. May mutya po ako ng langka. Buto ng langka. Ayan po, nakuha ko mismo sa langka. Sa buto ng langka. Kumakain ako ng langka. Eh pagkagat ko, akala ko buto niya. Ito po pala ay mutya niya. Bato niya. Ayan po yung buto niya. Buto ng langka po yan. At may mutya din po ako ng nyog. Nung naglangis po ako nung nakaraan mga kaubayan, ito po. Pagbiyak ng nyog na ganun, yung kulay puti na malambot sa loob, ito po. Yung tinubuan niya po at saka yan, nababalot po ng kulay puti yan mga kaubayan. Kaya wag po nating baliwalain yung ating mga nakikita. Kasi may naidudulot po yan mga kaubayan sa ating buhay. Kaya sana po ay may napulot kayong konti ng kaalaman tungkol sa luyang itim na ito mga kaubayan. At hanggang dito na lamang po ang videos na ito, at subaybayan nyo po yung aking videos kasi ang susunod na ipapalabas ko pong videos mga kaubayan ay mga mutya, kung ano talaga yung mga mutya. Kasi po ang mga mutya ay hindi po basta-basta nakukuha mga kaubayan, hindi po basta-basta napupulot. Kaya subaybayan nyo po ang aking mga videos. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.